Ang weird. Kung yung person, nag-gym siya, sige, mapapanoorin lang kita. Pero di ako magsasali sa'yo. No. Road trip, why not? Pero hindi ako yung magdadrive, guys. Please. Ako lang yung taga-tulog. How do you learn to trust someone? Well, kasi minsan mararamdaman mo na lang yan kung katiwa-tiwala ba yung tao or parang minsan sussy kasi, di ba? Ewan ko, nasa vibe kasi rin minsan eh, di ba? Is it just me? Di ba? Ideal guy ko? Ideal guy for me? Like, physically or... Pero kasi, sa ugali, gusto ko yung guy na may respeto, hindi lang sa akin, sa family, excuse! Sa pamilya niya, sa ibang tao, sa mga taong perceived as, like, hindi niya ka-level. Diba? Yung mga tao na masinop sa gamit, like, hindi makalat sa gamit. Diba? Yung makalat. Ayoko nang makalat sa gamit. Gusto ko yung marunong magligpit, ganun. Yung, kasi naiirita ako kapag yung naniniwala, like, very faithful. Hindi ko naman yung pinaka magaling sa lahat and open sa pag-learning. Yeah, disciplined and organized. Sobrang nakaka-inspire kapag yung person na yon is, alam mong may goal siya sa buhay. Diba? Alam mong may aim siya, may target siya, and hindi siya nag-aano ng distractions para makuha yung goal na yon. Correct? Tama! Diba? Parang, ano pa? Pinagkakaabalahan sa buhay, di ba? Sporty. Oo. Parang, syempre, bonus na lang pag sporty. Kahit ano, sporty or, kunyari, like, mahilig sa gaming or, kunyari, ano, may basta may hobby siya. Kasi yung hindi yung parang tamboy. Alam ko na ako, hobby sleeping. Parang ako lang. Kala sabi nung walang sport. sorry na, baka i-at nyo ako, baka i-call out nyo ako. Pero ano, di ba, parang, gusto ko yung someone na may pinagkakaabalahan sa buhay. Pero obsessed pa din sa hunch. Hindi. Ano, kasi mahalaga yun sa isang relationship. Yung, yes, priority nyo ang isa't isa. Pero hindi nyo parang kayo lang focus nyo sa buhay. Di ba? Parang ganun. Parang nakakainis naman yun pag ganun. Parang hindi yun healthy. Tapos ako taga-cheer. Tama! That's my My dream job, taga-cheer. Anong basketball personality? Yeah, tama. Siyempre, nung I was younger, siyempre sabihin ko, ideal guy, ay, yung ganito, ganyan. Pero right now, na parang I'm more, you know, nag-older na ako, parang ako, yung mga hinahanap ko ng quality sa isang guy is, yun nga, yung mga more on yung ugali na niya and kung paano siya mag-deal with problems. Na ako eh. Diba, dapat opposite. Oo, yun. Gusto ko yung may substance. Parang aanuhin naman, sobrang gwapo mo, bango-bango mo, gwapo mo, pero wala kang substance kausap. Goodbye. Diba? Yung puro ka lang papogi. Except kung kamukha mo si Jemin. Diba? Parang for me, ayun nga. Gusto ko talaga yung may substance. Di ko naman sinabing pag mag-usap tayo about sa physics buong araw, diba? May substance. Huy, anong pag UAAP player? Sabi niya, pag UAAP player daw. Ayun, basta, ayun nga, may substance kausap. And... matino kausap, guys. Hindi, ano. Yun. Tsaka, ano, may pake siya sa studies niya. Hindi lang sa studies, pero may pake siya sa, ano, may pake siya sa goals niya sa buhay. Hindi siya tambay lang. Diba? Yun. Na-off ako pag tamad.
ayoko nang tamad. Kasi ako, hindi ako tamad. I mean, tamad ako minsan. Like right today. Pero, not always. Yun. Ano pa? Pag physically naman, gusto ko syempre matangkad. Kasi, syempre, sino bang hindi gusto ng matangkad? Gusto ko nang matangkad sa akin. Physically, yun. Kasi, and hygienic. Yeah, mabango. Maganda man na meet. Kasi, the way you dress up is the way you present yourself. Yun. O, favorite song mo, Janine. Diba? So, yun. Pero, more on sa ugali talaga ako nagbe-base, guys. Kasi, kung yun nga sabi ko, you could be so cute. It's a no. Yun. Tsaka kung ka-vibe mo talaga, yung, ewan ko, mararamdaman mo rin kasi yan agad eh. Kasi katulad ako, lahat, like, ako introvert. Introvert ako, so like, mahirap akong mag-warm up sa mga tao. Pero kapag magaan yung loob ko sa'yo, siguro parang slay naman, slay. Diba? Okay, next question. Ewan ko, pag may naisip ako along the way, yung pinakamahalaga, yung mabait eh. Kasi kung bastos siya sa parents niya, or sa parents mo, or sa ibang tao, diba? That's not slay. Nakakaano din kapag family-oriented, diba? Diba? Pag alam mong love niya yung parents niya, ganun. Tapos ano pa? Yung may respeto siya, ganun. Ano pa? Mamaya, pag may naisip ako along the way. Guy na mahilig din sa potato corner. Hindi, kasi ayoko nang kaagaw sa potato corner ko. No. Oh my God, gusto ko ng potato corner tuloy. Saan may bukas na potato corner pa? Guys, nakakainis kayo. Nagutom ako bigla. Uy, mag-8 na. Bilis na, magtanong pa kayo, guys. Gusto ko yung mga usapang ganyan eh. Kasi lagi na lang tayong puro deep talks. Pwede naman yung about sa ano naman. Kasi nagmamature naman na tayo, guys eh. Yung about sa love life naman na questions. Ganun. For the future. Pa-deliver ka na ng... Mayroon pa bang open? Pagkaluwag na masama. Pangarap ko nga magtrabaho sa potato corner actually, guys. Di na ako sanay nang wala ka. Kayo guys, ano yung una nyo tinitignan sa isang tao? Ako, bukod sa mata, yung smile. Pag cute yung smile, di ba? Like physically, ha? Kasi yung mata, sobrang, parang, pag tumingin ka sa mata, kasi parang ang dami mo nang makikita, gano'n. Personality. Ah, syempre. Pero like sa physical aspect. Pero pag, ayun nga, personality talaga is everything. Diba? Promise, kung kahit sobrang kausap. Parang, not slay. That's not slay, guys. Ideal age to get married. Well, it depends naman eh. I feel like there's no ideal, like, in general ha, there's no ideal age, diba? Kasi, diba, it's, marriage is a big decision to make kasi you're basically gonna spend the rest of your life with that person. Pero for me, and then di ko naman binibigyan ng deadline yung sarili ko kung kailan ako ikakasal. Pero sana, siguro mga 30 plus, I don't know. Pero not now, of course. Not in my 20s, definitely. Pero malay nyo, di ba? Kung later in my 20s, di ba? We can't say. Pero parang ayoko pa magkaroon ng anak. Pero gusto ko magkaroon ng anak. Pero not in, maybe in 10 years pa. Parang I cannot handle that responsibility yet.
That's true, Edge. No ideal age. As long as the person is mentally, financially, and emotionally prepared. Tama yan. Correct. Kasi, pag nasa isang, kahit naman hindi like marriage, pero kunyari pag nasa isang relationship ka, parang hindi na lang puro sarili mo yung iisipin mo, diba? So, it's a big commitment talaga. So, dapat talaga ready ka sa lahat ng aspects. Kasi magiging unfair lang dun sa isang tao. Kapag nagde-decide ka ng, nagde-decision ka, tapos hindi ka pa pala prepared in all aspects. So, magkakasakitan lang kayo in the end. Diba? Well, sana naman, ayoko po maging forever tita. Like, masaya maging single, guys. Right now. Pero pag nasa age na ako na ano, diba? Siyempre, gutom na si boss Echo. Gutom ko niyo, baby boy. Diba? Pag nasa age ka na mararamdaman mo na, ay, gusto ko na magpakasal ganun. Like, in the future, but not now. Siguro mga nasa 30 plus pa ako, guys. Kasi, ayun nga. Malaking commitment talaga yun. Kahit nga, diba? Kahit nga, ano eh, parang pag meron kang partner, sobrang laking commitment na yun. So, not now, guys. Yun, masaya naman, ano, mag-enjoy mag-isa. Covering more about yourself, like, building yourself, diba? And, really, parang making yourself better and knowing more about yourself. Paano kung pogi yung guy pero ayaw niya sa cats? Actually, I'm open to that. Charot! Boss, hanap ko. Hindi naman ako naghahanap, guys. Kasi for me, parang dadating lang yan kusa, guys. Hindi naman yan pinipilit. Diba? Pinipilit? Paano mo pag pinipilit, diba? Guard. Diba? Hindi naman ako nagmamadali, guys. Bata pa naman ako. Diba? 18 years old pa lang ako, guys. Guys, I'm just 18. 18 lang ako, guys. Diba? Hindi naman ako nagmamadali in life. I have a lot to learn. I have a long way to go. Diba? Di pa nga ako tapos mag-aral, diba? Well, aaminin ko, minsan nakakaingit yung mga may jowa. Diba? Ikaw ba naman papaligiran ka? Diba? Nakakaingit. Pero okay lang, at least, ano, wala akong kaaway, charot. At least, pwede ako matulog kahit kailan, pwede akong maglaro kahit kailan. Tsaka guys, sa MNL pa ako, hello. Diba? Parang respect na lang din. Lagi po ako nagka-third wheel sa mga kaibigan ko, guys. Partner sila. Ako wala akong partner. Pero okay lang, masaya naman ako for them. Charot. Ayun. Diba? So yun, parang kahit naman, diba? Parang at my age, parang hindi naman ako nagmamadali sa kahit ano. Hindi naman yan kailangan minamadali, guys. Diba? Steady. And, diba? Slow, steady, pero stable. Imbis na yung rinush mo nga, pero nirush mo, tapos hindi pa pala ready. Diba? Hindi yun maganda. Tsaka ano, introvert din kasi ako. Kaya okay lang ako mag-isa. Pero syempre iba pa rin pag may jowa, lalo lang pag Pasko na. Bakit? Bakit? Ano connect? E di mag-iisip ko pa ng regalo. Sige nga, ligawan niyo ako sa next handshake. Dala niyo ako ng fries at milk tea, charot. Magastos pag may jowa. May mga pusa naman ako, guys. So, parang ganun na din yun. Ano yung SMP? Kayo na lang yung mga jowa ko, guys. Kasi kayo yung mga lag ko namang kausap, eh. Ano yung sigma or alpha? Pag alpha male, di ba yun yung parang, feel ko gusto ko ng alpha male. Kasi, gusto ko maranasan maging baby. Ay, hindi naman baby as in, gusto ko maranasan
maalagaan, like, princess treatment, gano'n. Charot. Parang gusto ko yung parang, sige, ikaw na bahala, dito lang ako. Parang gano'n. As a girl. I mean, strong independent woman ako, ah. Strong independent woman ako. Guys, kaya ko mabuhay. Okay, kaya ko, kaya ko. Ganun ako lagi, like, ganun ako pinalaki. Kaya ko, kaya ko. Kaya ko. Diba? Pero, minsan, aminin mo din, masaya din naman mapagsilbihan and mabigyan ng, parang, ng effort na, oh, ako nagagawa nito for you, like, oh, ako na, akin na to, ako nagagawa nito for you, like, gusto mo, ipag, ano kita, ganyan, paghanda kita, ipag, ganto ganyan, diba? Masarap rin naman. Ano yung sigma? I'm sorry, I don't know. Pero maganda rin kasi yung parang alpha male. Kasi parang alam mong may direction siya sa buhay and alam niya kung anong gusto niya. And at the same time, alam niya, alam mo na parang ipoprotect ka niya. Diba? 1%. Iwan niyo ako kasi manunod na kayo ng Gilas. Nakikinig ako minsan sa podcast ng Bini. Ang ganda ng mga topics nila actually doon. May bago namang episode, hindi ko alam. Bad boy or nice guy? Nice guy. Ayoko po sa mga bad boy. Natatakot po ako sa mga bad boy. Ayoko po ng bad boy, guys. Bakit nagdi-disagree yung mga kaibigan ko? Ayoko nga ng bad boy. Traumatized ka ba? Hindi kasi parang ano, good girl kasi ako, guys. Diba? So, paano kung bad boy? Eh di mai-stress lang ako para kung may anak. Ayoko ng ganong unnecessary stress in my life. Please. Ang dami-dami ko na iniisip. Iintindihin ko pa ikaw. My God. Ano bang bad boy? Yung mga like ng bubugbog. Ayoko po ng ganon. Yung mga bad boy na parang gangster. Ayoko po ng gangster. Oh, gusto ko yung she's dating the gangster, pero ayoko po yun mangyari sa akin. Paano bang bad boy? Yung mga ano? Yung mga... Hindi talaga, guys. Gusto ko yung mga nice guy. Yung mga ano, parang very smiley. Yung mga ano... Yung itatrato ka ng tama. Kimchi, what are you doing? Uyang haba na nalang. Ilang oras na kaya tayo nakalive? Hindi ah. Pag alpha male, hindi naman necessary na bad boy ka. Diba? Ikaw lang nagte-take charge, pero that doesn't mean na parang yung, ano ba yung mga bad boy? Yung mga ano? Yung mga nag... Ano ba? Ewan po, bala kayo dyan. Charot. Sayo ko ng mga bad boy. Kasi hindi ba ako bad girl eh. Hi, Arya! Oh, you say hi to your fans. You say hi to your fans. I am in love. My name is Arya. And ako ay isang napakatakaw na pusa. Pag kumakain po si mami ko, gusto ko po lagi akong nakikiagaw sa pagkain niya. Ayan na nga. Doon ka na nga. Sa prison. Criminal ba yung hanap nyo, guys? Hindi naman lahat ng criminal nasa prison. Charot. How many months na siya? Si Arya, mag 1 year old na siya sa October ba? So, magte-10 sa August, end of August. Ano ba ngayon? Ano bang araw ngayon? August. Bilis ng August, no? Kayo ba, guys? Gusto nyo ba yung mga good girl o yung mga bad girl? Yung mga bad girl as in yung mga ano, like mga pasaway, ganun. Bad boy po. Ano ba yung forma ng mga bad boy? Mga naka ano, naka ganun sa ulo, naka Kenji ganun. Cute-cute ni Arya ko, oh.
Love na love ko to eh. Love na love. Ooh, chuko chuko. Achu chu chu chu. Achu chu chu. Body. Anong man yung body? Hindi ko alam kung anong breed niya guys eh. Basta mahal na mahal ko siya. Ah, gusto niyo good girl? Kasi gusto niyo ako guys eh. Ako good girl ako, promise. Ay! Gusto ko ko, Aria. Attractive traits na gusto mo sa guy. Like, sa ugali. Pag napapatawa niya ako, naku, clown pa lang hanap. Siyempre, pag nakakatawa, pag parehas kami ng humor, siyempre, yun yung very attractive for me. And kapag, pag nafe-feel ko na kaya ko mag-open up sa kanya, na hindi niya ako i-judge. And parang, attractive yung kapag binibigyan kanya ng attention and oras. Yung kapag, yung tipong, pag magkausap kayo, sa'yo lang yung focus niya, hindi sa kung ano-ano. Yun, yun yung attractive for me. Yung talagang, alam mong, nakikinig talaga siya sa'yo and interesado talaga siya sa'yo. Yun yung attractive for me. Tsaka yung ano, concerned siya sa'yo. Sabi ako yun, charot. Ano ba? Ano bang ik ko sa mga lalaki? Pag mayabang. Pero okay lang naman, minsan attractive din kasi pag mayabang. Like yung isang lalaki. Pero yung tamang yabang lang. Kunyari, mayabang in a sense na parang, funny din kasi yun minsan yung ganun guys, diba? Aria, kumain ka na diba? Ba't nga nagpapapansin pa din? Pero kapag alam mo yung yabang. Be, ang cringe mo. Yung parang ganun. Parang medyo cringy siya. Pag ganun. Okay lang sa'yo na mysterious. Yes! Gusto ko po ng mysterious kasi ayoko ng makalat na tao. Kasi, di ba, parang ang ayoko yung parang yung, di ba, gets niyo ba ako? Parang oo. Parang yung, ano ba, paano ba masabi na mysterious? Yung hindi masyado media, pero pag kayo lang, di ba, parang ano siya sa'yo, pero sa iba, ganon. Gets niyo ba ako? Yeah. Kaya gusto ko maging mysterious girl ako. Charot! Pero parang overshare kasi ako. Yun, so, yun. Parang, ano bang pet peeve ko sa mga lalaki? Pag ano, wala akong maisip, wait. Woman. So, pasayabangan mo ako? Parang, or iba lang kasi talaga pag kunyari gusto mo yung tao. Ewan ko. Yun talaga yung na-off ako pag mayabang. Tapos yung kapag ano, pag masyadong friendly sa lahat, ew, layuan mo ako. Oo, yung hindi ka mapapasabi ng oo, tama. Or yung mapapag-guard, may value dito. Yun. Ik sa lalaki kapag hindi sila ma-effort. Like, hindi sila marunong mag-effort. No, matik. Ik sa lalaki kapag hindi sila provider mindset. Pag may tinga po sa ngipin na visible. Uy, okay lang naman. Pwede man tanggalin yun eh.
Mali mo kabado lang talaga sila, di ba? Ano pa? Jenny, mag-isip ka nga ng sagot. Maganda yung tanong niya. Ano yung mga kinaki-cringe ka sa mga lalaki? Basta may cringe kasi talaga eh. Uy, hindi naman pag yellow yung ngipin, sabi nila mas healthy daw yun. Pero depende naman, pa yung pagka yellow, sobra-sobra na, tapos parang may dumi-dumi. Pag timid, cute kaya pag timid. Pero kasi, kunyari, ako, like, ano din, syempre introvert ako, so hindi ako parang mabilis mag-warm up. So kapag parehas tayo nahihiya, ano na? Diba? So parang mas prefer ko, oh my god, this week po Edge, this week po ako mag-upload ng vlog. So yun. So kung ako, mas gusto ko yung guy na extrovert na makulit, ganun. Pero hindi naman yung sobrang kulit na nakakairita. Mabilis ako mairita. Pero yung guy na mag-i-initiate ng topic, ng conversation, yung papatawanin ka, yun yung gusto ko. Pero cute din pag cute rin kapag, mahiyain. Mahal ka o mahal mo? Mahal ako. Dapat nagmamahalan pala kami. Ganun. Shucks, gutom na ako, guys. 8:20, mag-e-end na ako ng live. Pag maraming tira sa food. Pa-deliver na lang ba tayo? Sige. Para di na tayo lumabas. Or hindi. Or ewan ko. I don't know, guys. Para kasi yung baka yung mga sauce ganun mas okay sa restaurant. Gusto mo mag-berus? Gusto ko ng hummus. Pag maraming tira sa food. Hindi. Paano pag ako may tira ako sa food? Ubusin niyo yung food ko. Dapat ganun. Charot. Tsaka yung gusto ko din yung quality na very thoughtful na ito yung nakakakilig. Yung pag sinabing naalala kita sa ganito, ganyan. Parang okay. Ganun. Feeling ko mahirap ako ma-impress, guys. Ako, feeling ko mahirap ako ma-impress. Like, small details. True. It's the small things talaga that matters. Yung, like, di ba, minsan, kala mo walang ibig sabihin, like, yun sa'yo, pero, for the other person, sobrang napasaya siya, ganun. Ano pa, guys? Gutom na ako pala. Maganda tong song na to. Song by Bolfor. Ay, shucks. Puro K-pop pala tong playlist ko, no? Lala ko maisip ng mga ape. Pero yun nga, pag cringy, naiinis ako. Pero, totoo, naniniwala ba kayo, guys? Kapag yung taong gusto nyo may kinawa na cringy. Hindi siya cringy. Parang gano'n. Ewan ko. Parang di naman lagi. Pag-bias niya si Sana. Guys, ano yung mga red flag sa mga babae or lalaki? Para sa akin, red flag pag Ewan ko. Red flag pag Ano ba? Pag bastos sa mga service crew, X ka na sa akin agad. Oh my god, I could feel my stomach like that. Promise.
naman. Parang hindi na yun red flag. Parang criminal level na yun eh. Pag nag-cheat, syempre, ekis na agad pag cheater na. Battle Royale, pag maraming ine-entertain. Para sa inyo, guys, ako, green flag kapag very communicative siya. Like, kahit kunyari yung taong yan, alam mo na hindi siya very parang mahilig, like, mag-exchange ng ano, pero pag nagko-communicate siya, like, mga thoughts niya openly, yun, very green flag yun for me. Ano pang green flag? Green flag. Ano na rank po sa Valorant? Hindi na ako naglalaro, guys. So, I don't know. But, last season na active ako, Diamond. Cute or masculine guy? Cute, ay, both. Gusto ko yung ano, gusto ko yung cute yung mukha, pero masculine yung katawan. Parang si Jimin. Oh my god. Diba? Kaya siya nga yung ano ko, yung bias ko. Kasi yung cute niya, yung mukha niya, pero yung katawan niya, very masculine. Yeah, na-miss ko na mag-sims. Di ba, guys, pagbalik ko ng Taft, mag-game stream na ulit tayo. Kasi yung gaming setup ko na sa Taft. So yun, to answer your question, gusto ko yung cute face, pero macho. Diba? Kayo guys, ano yung green flags nyo sa mga babae? Green flag, she always checks in on you. Ay, ba't sumasagot dito? Green flag ba sa babae kapag ano? Pag nararamdaman mo din na parang value. Understand. Green flag. Understand your responsibilities and hindi laging hanap yung oras mo. Uy, kung makatama naman to. Ganun ba ako? Green flag ba ako? Pero feeling ko, pag in the future ako, ganun naman ako. Binukot yung sariling bang ko. Feeling ko, ganun naman ako, guys. Like, if, di ba, if kunyari may responsibilities ka, kunyari sa school mo, ganyan, go! Bala ka sa buhay mo, di ba? Like, gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Dito lang ako. Di ba? Hindi bossy ang attitude. Ay, yeah, pero kasi, like, depende kasi minsan, parang, pag as a girl ako, iba kasi yung bossy sa parang, ano ah, pero, parang, like, kunyari, marunong siya mag-take charge, parang alpha male nga. Minsan parang minsan attractive yun, pero minsan pag sobra na, parang inuutosan mo ba ako? Ganun yung level niya. Ayoko yung mga ganun level. Green flag, she can handle her own. Red flag kapag indecisive sa kakainin. Boys! You didn't have to call me out. Hindi. For me, green flag kapag siya yung nagpaplano kung saan kayo kakain, saan kayo magde-date. Like, I'm just gonna show up, diba? And be cute. Diba? Ayoko sa lalaki, ha? Yung, saan tayo kakain? Kahit saan? Edi, ikaw na lang. Kakainis. Hindi, wala lang. Mas maganda kaya yung, like, kain tayo sa ganito, ganyan, tas libre pa, diba? Ganon. Iba kasi yung leader, iba kasi yung boss. Yung bag boss kasi, parang ba't mo ko inuutusan, ganon. Red flag pag kinukuha yung food ko na ayaw niya sa umpisa. Ha? Huh?
ah, pag kunyari nag-order, tas nagpakipagpalit ng order. O hindi ako ganon. After nitong umisaya, mag-e-end live na ako. I'm hungry na, guys. Red flag ng nguha ng balat ng chicken. O nga, parang hindi ko kaya yung gawin. Kahit asawa na kita, hindi kita bibigyan ng balat ng chicken. Green flag pag binigay niya yung chicken. Champ, tama. Para sa akin ah, parang pag ginawa mo, pero ako personally, sorry guys, hindi ko kayang magbigay ng balat ng chicken kahit kanino. Red flag ba yun? Is that a red flag? Ay, except siguro si Jemin. Siguro exception si Jemin. Hindi na nga ako nag-valo eh. Miss ko na nga valo eh. Yung di ka mamimigay pero gusto mo mabigyan. Oo, ganun, yan tayo eh. Pag sa iba yung pag iba yung gumawa okay lang pero pag ikaw ayaw mo na. Ano next song? May gusto akong kanta eh. Pakinggan. Cruel Summer na nga lang. Kailan mo show? Ben, hindi ko alam. Sorry, hindi ko po talaga alam, guys. Oo, red flag kapag buraot. Di ba may kaibigan kang buraot? Oo, pag yung, alam mo yung, may pagkain ka naman, ba't ka ba humihingi sa akin? Okay lang naman humingi ng food, yung paunti-unti. Pero kung yung uubusin mo na lahat, babe. Gutom na ako actually. After itong close summer, magbababay na ako sa inyo. Hindi, ayaw, nag-skip song ako eh. Red flag, yung hindi alam kailan next mo. Ay, hindi po ako yung may responsibility dun. Tsara. Okay lang kasi manghingi ng food. Pero pag sobra na, buraot na yun. As in, yung parang inubos, siya yun na yung umubos. Be. Devils roll the dice, angels roll the eyes. Ano bang green flag for me? Green flag kapag tagalasal. Hi guys, ako na to. Ay, ba't parang walang umagree? Nakakabwisit kayo ah. Bibisit na ako sa inyo, guys, ha? Ayoko na. Hindi na ako mag-live chat. Baon mo. Gawin nating baon ko. Ay, ba't niyo ako tinatawanan? Seryoso po ako. Ako, green flag ako, guys. I'm like walking green flag. Charot. Siyempre, kasi taga-green school ako, eh. Ay, bakit ganyan? Bakit kayo ganyan? Siyempre, pag taga-green school, matik, green flag. Jollibee. Kumain ka na talaga. Sige. Wait, di ko tuloy nakanta yung favorite part ko. Green flag, green school. Green school, green flag pala. Hindi po. Charot. Yellow flag po yung mga taga UST kasi yellow school po sila. Yeah. Hi, kailan kayo makakanood ng Taylor Swift live? Oh, after nitong cruise summer, magbabay na ako ha. Kailangan ko na kumain, hindi pa ako kumakain, guys. So, hindi ko alam kung kailan ako next magla-live. Pag naisipan ko siguro. Kumain ka na, be.
hindi guys, hindi ako mute kumanta. Pag nakasubscribe ka, marinig mo yung boses, pero matik yun kapag hindi nakasubscribe, nakamute yung boses. Okay guys. Miss nyo na ba ako? Wala naman nakakamiss sa akin eh. Okay lang, sino ba naman ako? Charot! Sige na, bye guys nga, magkakain na ako. Manood na kayo ng basketball nyo. Mas mahal nyo naman yung basketball kesa sa akin eh. Yun na naman talaga guys, lagi eh. Hi! Charot! Sige na, manood na kayo ng basketball. Bye! See you next time! Bye-bye!